Welcome guys, ang ating gagawin ngayon ay kung makikita nyo, ito po ay Samsung S8. Ang problema po ng ating Samsung na ito ay nag-overheat. Dahilan po ng pag-overheat niya ay napasukan ng tubig. Kaya ate pong papalitan, ito po yung dating motherboard niya. Ngayon, papalitan natin to siya. Ito yung ang problema ng ating isang Samsung ay basag ang screen. So, ipapalit. Kukunin natin yung kanyang motherboard at ililipat natin dito. Okay. So, makikita nyo, may mga bolt, screw. Ang total po ng screw na nasa labas ay 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. 12 po yan. So, ngayon tatanggalin natin to. Natanggal ko na po yung ibang bolt. At ito pong bilog na ito, ito ay ang wireless charger. Matilim ang kamay mo. Tatanggalin na natin ang wireless charger. Relax muna yan, bibig. Para mapahinga nga. Ito din po kasi may nakasabit na ang ito po yung fingerprint. Natatanggal lang po yan parang Lego dito sa loob. Ito. Tatanggalin na. Oh. Tanggal na siya. So, ayan. So, ito po yun. Ah. Pahinga niya. Ayan. Kita na. Ngayon, meron pa pong cover sa loob. Bubuksan natin to kasi may connection dito yung charging port. Oh, patay na. Patay na. Okay? Oh, cut. Okay. So, makikita niya, ito po yung charging port. Ito po yung sa headset. Madali lang po tanggalin to. Madali lang din tandaan. Blue sa taas, white sa baba. Ang pagtanggal nito parang Lego lang din. Oh, ganun lang. Oh. Ito din, ganun din. Ito po yung mga tatanggalin. Ito din, may tatanggalin dito pero mamaya na pagbubunutin. Ito pa, tatanggalin din to. Ito parang sa display to eh. Ako po, hindi po ako technician. Natutunan ko lang po to sa pagpapanood ko ng tutorial sa YouTube. Eh, kaysa naman ipapaayos ka pa sa technician, 500, pinakamababa. Ikaw na, do it yourself na lang. Ito pa. Ito yung connection sa battery. Ito naman sa front cam. Ito, isa din to tatanggalin. Ngayon, pwede nang tanggalin yung buong board kasi wala nang nakakabit. Siguraduhin muna natin wala nang nakakabit, saka natin bubunutin yung board. Ito yung last na bubunutin natin sa charging port. Tanggal lang naman siya. Bunutin lang natin. Ito po. At ito na siya. Ito po yung may sira. Ito po yung functional. So ililipat natin to siya sa ating sa kabila. Pilipat patay mo. So ito po yung kakabitan natin ng motherboard. Ito po yung tinang binaklas natin kanina. Kaya ito po kasi maayos po yung screen niya. Kaya ngayon dito natin kakabit. Simple lang din po ang pagkabit nito. Ito po yung camera. So, ganito po ang pagkabit niya. Una, dito po yung una niyong ipasok. Siguraduhin yung walang maiipit na connection. Nakaangat yan lahat. Yan. Dito, meron pa sa gilid. Itabi mo yan. Itabi mo din to. Itong dalawang wire. Yan. So far, yun lang naman yung mga connection doon. Cut.
So ito po, nakabit ko na po yon dito. Yung para sa, anong tawag dito? Sa, kompleto natin dito eh, sa loudspeaker, dito sa headset, dito, isa yung lahat connection niya. So, kanina gaya yung sabi ko, yung blue sa taas. Ready? So ito guys, kinakabit ko na yung cover. Kailangan po to siyang ikabit kasi ito po yung nag-hold sa motherboard. Baka sakaling malaglag yung cellphone nyo, magagalaw-galaw to siya. Ito pa namang mga connection niya ay natatanggal-tanggal lang yung ganyan, no? Kaya kailangan may suporta yung board. Ito kakabit na natin din ngayon yung ito yung kanyang wireless charging. Bakit? Kailangan mo ba yan? Hindi naman mo wireless. Kailangan mo din. Ito din, nagtutulong din to sa pagsuporta ng ano, motherboard. Kasi parang itong nagsilbing house niya. Okay. Mga bis, mga bahay. Camera yan. Eh, ano to? Ito yung fingerprint scanner. So, ito na guys. Nakabit ko na lahat. Ngayon, sa base sa aking na-search, ay delikado daw magpa-start ng phone na to pag nakabukas. So, temporary, isarado lang talaga natin for safety precautions lang. So, kinakabahan ako ngayon kung gagana ba to o hindi. Try natin. So, ito pong Samsung na to ay Korean variant. Ngayon, naging NTC na siya. Ibig sabihin po ng NTC ay dito sa Pilipinas nabili. So, ngayon, ang Korean variant na phone, naging NTC approved na to siya. Kasi pinalitan ko nga ng motherboard. Ayun, gumana nga mga guys. Success po. So, hindi nyo na, kung nakita nyo lang yung guide ng paano ko ginawa, paano kong binaklas, paano ko kinabit, ay hindi na, ang kailangan nyo na lang ay bumili na lang kayo ng defective na Samsung. Tapos, tanggalin nyo yung board at ilipat lang kung ganun po yung ano nyo. So, nakamura na kayo. Instead na magbabayad kayo ng 500 sa technician, ay mas nakalibre ka na at may bago ka pang kaalaman. So, yun lamang po mga best, mga bay. Subscribe. Subscribe my channel, in my hands. Good evening. Okay.